sa pagbisita ni senatorial aspirant Teddy Bagilat dito sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong araw, isa sa mga tinalakay nitong problema ay tungkol sa land grabbing at education programs para sa mga katutubo. Suportado ni Bagilat ang issuance ng cease and desist order ng National Commission on Indigenous Peoples laban sa isang kilalang resort sa bayan ng El Nido. Ayon sa kanya, hindi anti-development ang mga katutubong tagbanwa sa bayan ng El Nido dahil turismo ang magbibigay ng trabaho sa kanila. Sa akin, susuportahan ko yung issuance ng CTO. Sana hindi lang pumantong sa CTO, kundi magkaroon talaga ng dialogue between corporation. Because ang mga IPs naman, ang mga tagbanwa naman sa El Nido, hindi naman sila anti-development. Alam naman nila, in the long run, tourism will bring jobs. Tulad ng mga kapatid natin sa Corona, kumikita sila sa turismo. Pero yung dumaan yun sa proseso, nagkaroon ng FTIC, at nagkaroon ng kasunduan na ang development ng Coron Island kinakailangan dumaan sa sangayon ng mga katutubo at yung kita ng Coron Island dapat na ibibigay doon sa association ng mga tagbanwas doon. Ganun din sana yung inihingi natin sa El Nido. So simple lang na dapat talagang sundin yung process na nakalagay o nakasaad sa ating batas. Isa sa mga tinalakay ni senatorial aspirant Teddy Bagilat ay ang mainit na usapin patungkol sa land grabbing. Ayon kay Bagilat, malinaw na kinikilala ng pamahalaan ng Republic Act 8371 o ang Indigenous People's Rights Act na naglalatag ng karapatan sa ninunong lupa ng mga katutubo. Yung usapin na yun, yung land grabbing, una, meron na tayong batas, Indigenous People's Rights Act. Malinaw naman doon na kinikilala ng pamahalaan ang ninunong lupa ng mga katutubo. Isa rin sa mga sinusulong niya ang pagbibigay ng suporta sa edukasyon ng mga katutubo, lalo na ng mga nurse, doctor at midwife na naglalayong matulungan ng kanilang komunidad. Kaya maganda rin na kung magsusuport ka ng edukasyon ng katutubo, sana mga nurse, mga doctor, mga midwife, para pwede rin nilang pagsilbihan ang kanilang komunidad. Jessie Gilroy, Palawan News.